Good morning! Welcome sa isang vloglet sa araw na ito. Today is a Sunday. Patakingin ng TV. Kita natin. At hindi pa ako natutulog dahil kaghapon, Sabado, tulog ako maghapon. Magdamag ngayon, nakigala ako sa kama ko. Katabi ko yung aking mga mahal na mahal na aso. Ayan, si Coco, at binakabaho sa lahat ng aso sa buong mundo. Si si Mocha. At nandito si Mushroom. Anyways, ang oras ay kami yung oras na ba yan? Ayan, mag-alas 5 na. Meron akong ride ngayon sa aking motorcycle club. Meron akong ride, so mag-ibihis na ako para mag-ride sa SLEX. So today, papakita ko lang sa inyo ano ba ang nagaganap sa buhay ng mga taong nagra-ride, no? Particularly yung mga taong na big bike. Kasi sa mga kalsada, makakita kayo ng mga taong mga nakamotor na malalaki na minsan nangaangas, ang titigasin tingnan, 'di ba, naka-vest, naka-chaleco, may mga bumubungo sa likod ng kanilang mga chaleco, yung ang tawag namin doon collars, no? Tapos ang ingay ng mga motor, nakaka-intimidate. Pero today, I'm going to bring you in kung ano ba ang ginagawa o ano ba ang pinag-uusapan kapag nagsama-sama yung mga lalaking mga barako at mga naka-big bike na maiingay, ha? Para alam nyo, kakatakot mo talaga o hindi? Alamin natin, mag-ibis lang ako. So, okay, manilip. Okay. So, yan. Naka-long sleeves ako ngayon. Kasi may chaleco naman. At isusot ko yung vest ko. Sa mga nag-big bike na kagaya namin, yung mga may grupo, dalawang klase yan eh. Isa ang riding club at saka yung motorcycle club, which I belong to. Ang motorcycle club, hindi ka basta-basta nakakapasok, no? Kahit na personality na ako, sa radyo na ako na matagal, nung pumasok ako sa grupo ito, yung mga first few months, tag-aabot ako ng pagkain, tag-park ng motor, pantay-pantay, walang mayaman, walang bilyonaryo, walang sikat, walang mahirap, pantay-pantay dito. So, ayan. Ngayon, yung motor ko ay meron akong ilalagay na camera para makita nyo naman yung pagra-ride ko, no? So, bago tayo malis, i-re-rig ko muna sa motor ko to. So, tara na, let's go sa go. So, pababa na ako ng bahay at patayin ko yung mga TV at iiwanan ko itong mga anak ko dito. Ayan, natulog. Kasi balikan lang naman ako ngayon sa Petron SLEX. Magpa-breakfast lang kami ng mga papa ang tawagan namin. So, iiwanan ko ng bukas yung air ko. Bahala na sila sa nak, bye-bye. Ha? Tatampo na naman yun. Bye-bye. Bye-bye. Yan lang kayo, ha? Alright. So, pababa na ako ng bahay. At sumunod pa. Diyan ka na. Okay na yan. Bye-bye. So, nandito na ako ngayon sa may NLEX. Ah, sorry. SLEX pala. At nag-uumpisa ako na maramdaman yung init. Ang init kasi naka-chaleco ako ngayon. At naka-long sleeve na. Well, gaya ng inaasahan ko, masyado akong maaga ngayon. Napaka-aga ko dito. Wala pa yung tropa, wala pa sila.
makikita nyo sa likuran ko. Mag-isa pala ako nandito ngayon, wala pa yung mga grupo. Nag-PM na ako sa group chat namin pero mukhang wala pang sumasagot. Baka nasa biyahe pa lang sila. Nasa road. So, imposible makasagot yung mga yun kapag ka nagda-drive. So, dahil ang usapan namin alas 6 at 20 more minutes pa bago sila dumating dito, mag-aantay na lang muna ako. Magkakape muna ako. Ha? Okay. 2,000 years later. So yun na nga, wala pa rin ako mga kasama dito. Nag-aantay pa rin. At wala akong magkape. Kaya lang, haba ng pila. 1 hour later. So ayan, nagdatingan na po yung mga kasama namin. Pag hindi mo nakikita yung nakasuot ng helmet, pag hindi mo nakikita, tapos maingay yung mga motor, mukha silang mga masasamang tao kasi maingay yung motor, tapos may mga bungo-bungo. Pero mamaya sa vlog na ito makikita nyo yung mga nakamotorsiklo na malalakas, maiingay pag nagsama-sama, para mga batang maliliit yan, ha. Ito, lumalaglay. Kailangan ako na ate, kaya ako yung tampulan ng tukso ngayon. At yung mga pangarap natin motorsiklo. So pag nalingat-lingat si Pres at naipark na sa madilim na lugar, kukunin ko to. Basta. Dingdong Dantes po, dingdong Dantes. Bago, ito ba yung verde mo dati, Pres? Oo, yan. Sinong tumira ng kulay? Tagantipolo, kaibigan namin. Ganda naman ng... sa akin yung material, label lang sa ito. Ano material ang pinrovide mo? Dupont. Mahal ba Dupont? Mahal. Pali, already yung dinabot ng binary. Mura na yan. Mura na yan, ganda eh. Pogi naman. Ang pogi naman nito. So, alam nyo na, ako lang hindi naka-Harley Davidson dito. Halos lahat naka-Harley. Ako lang. Ako lang mahirap dito. Ako lang patay gutom dito eh. Ha? Pero sa grupo namin, walang mayaman, walang mahirap. Lahat mahirap. Lahat mahirap. Si Angel lang big time. Si Angel lang big time. Buta tala, simple naman ako. Kasi Edward kasi mag-America. Ito na. Pres, nabuhay, nabuhay. Morning. Papa Japo, ako bagong bunot. Sabi ko sa'yo. Ganyan. Kasi din. Ay, kita eh. Guest ride. Okay. So pagkatapos daw nito, tutuloy daw kami ng Tagaytay para mag-almusal. Hindi ko lang makakasama pa ako o hindi na. Dahil wala pa akong tulog. Bahala na, mukhang masaya naman itong samahan ngayon. So malalaman. Nagkakalaglagan na po. Ganito ka gulat ng mga to. Ang tatandaan na ganito pakausap. Chubby din. Chubby yung buho, tinan mo. Ang mukhang atik pa. Nahimik yung yung bungo eh, no? Pinagdidiskitahan. Kita nyo naman, ha? Yung mga kasama ko sa Skalawag, nag-uusap ng mga property. Ang yayaman. Ha? Ang mga properties. Pero mas malapit siya, no? Si... Dami niyang windmill. Yung pabrika niya, nalalami. Pero ito, matagal nawawala. Tapos, biglang,
Babae lang sila. Babae. Hoy, dito to, ayan. Kay Kara. No. Partner partner muna. Partner muna. Tapos nagseselos naman pala sa Iggy. Maggo-grocery, maggo-grocery na tapos sabihin mo pa isa-isa lang kami. Ang nakakahiya diyan, nag-holding at patanda na. Matanda daw. Ay, sorry daw. Kahit ano gawin ni Nancy, sabi, pag sinabi ni Sarhentong, diyan ka lang! Tapos ka chichirilasing eh. Alam mo bakit? Bakit? Libre naman. Kita mo ngayong Pasko, hindi ako nag-iisip bumili. Nag-chichirilas? Hindi! Ang ano pang regalo? Botay lang katapat niyan. Para kami si Pres Edward. So, nasa Tagaytay na kami. Wala akong kabalak-balak pumunta rito. Gusto ko lang saan. Oo. Ang tawag sa mga to ay BI. Breakfast Influence. Ayop. Pres, muntik ka na kanina. Muntik ka na. Sinalubong ka nung ano, di ba nakamotor? Ayan nga, nakita mo? Nung nasa balak kong ano nga eh kanina eh pinusinahan ko eh. Sa inyo na ano? Liko muna bago tingin. Oo. Pero next time ayoko na sumunod sa kanila. Mahirap sumunod diyan. May stress ako. Ang tutulin. Breakfast. CJ. Hi sir. Meron na ba nangyari dito na merong nagbe-breakfast na magjowats may sumugod na ano nahuli ganun? Third party. Oo. Ito lang sir. ito. May third party ah. Third party. Oh, mamahalin dito ah. Taros ala kubana. Taros ala kubana sir. Yes. Ako garlic yung ganisi. Isang order dito ano? 1,000 shitty meal ah. Taros ala kubana sa inyo sir. Yes, sa akin. Order muna. Order or you want nga daw. Sagot mo naman daw sa ating po. Okay, order na kayong marami. Sige. 346 minutes later. Much later. So, tapos na ang lamon namin. Mali pala yung pagkakaparking ko, no? Paano ko to i-atras ngayon? Tutulak. Tara. Tutulak natin. So, nayaya ako dito ngayon. Dapat hanggang SLEX lang ako. So, nauwi kami ng Tagaytay. Nag-breakfast kami dito sa Cafe Voila. Dadaanin muna kami sa bahay ng isang tropa. Magpapalit siya ng big bike dahil marami siyang big bike. Mayayaman itong mga te. Ako walang pinakamahirap dito. Kaya nyo naman yung mga big bike nila. Oh, oh ayan oh. Ayop. Ayun yung akin. Oh. Yun. GoPro, stop recording.
So nag-stop over muna kami dito sa bahay ng kasama namin. Ito rest house to ng kasama namin. Ha? Rest house lang to? Ha? Oo. Rest house ba to? Ang pusa, napakaganda ng rest house nito. Ayan. Ikita niyo ba yung mga members na Scalawags? Wala ka view. Tama. Kunin mo na nga. Akala mo mga bata, eh, no? Makakita ng view. Wala ng view. Kasi mawawala ng view, pinili lupa. Napakayaman naman talaga. Tama na yung ganyan kataas. Hindi ko pala masarap ang meeting eh. Eh nasa America lagi yan eh. Saan ka tayo taas? So, aakit pa sa taas. Nakaluwag-luwag, nakabili hagdanan. Ha, ba alam mo nakasama ito yung ano, kalamo. Planuan ng Scalawag. Oo. Ha, ha? Hindi na kayo mo na yung pool? Dito. Oo, oh, dito. Yan, naka-live ba yan? Oo. Oh. Kailan mo dadali si DJ Kara dito sa rest house ng Scalawag? Ha? Wag, baka malason utak ng pagkaharap ko yun. Malason. Pinagsisilosan mo nga eh. Si Sel, parang mahal mo ah. May panipa, no? Oo, oh, parang mahal mo eh. Nagsiselos pa. Crush ako nun, crush ako nun. Ah, crush ka ba? Oo. Oh, oh. Pakita mo yung vlog na yan sa kanya. So, tapos na kami. Nag-chill-chill dito. At kami ay pabalik na ng Maynila. Ayan. Sa ganito ang buhay ng mga riders. Nagliligpit ako, nagpapasok ako ng gamit dito sa maliit na lagayan ko sa motorsiklo. Ayan. Okay, so kakarating ko lang ng bahay at kita nyo naman siguro wasak na wasak ako at pagod na pagod but very fulfilling. Ayan, hindi ko alam kung nakaka-relate yung marami pero kasi dalawang klase yung ano yung mga nagmumotor, merong RC ang tawag sa, ang kahulugan ng RCI Riding Club, meron din MC, yan, Motorcycle Club. So, ako ay nabibilang sa MC, Motorcycle Club. Kami yung mga tipo ng grupo na hindi ka pa pwedeng mag-ride, hindi mo suot yung vest mo kasi may penalty ka sa grupo. Yung mga tipo may monthly meeting, it's a little bit fraternity ng mga nakamotor, no? There are certain rules, may mga bylaws kami. So, yun, usulod kami lahat, no? Sa grupo namin, walang mayaman, walang mahirap, walang maganda motor, walang pangit na motor. Basta member ka ng grupo, di ba? You get the full benefit of being a member, no? So, ginawa ko itong vlog na to kasi gusto kong malaman ninyo. Kasi minsan pag sa daan, hindi pa ako member ng ano, ng motorcycle club. Pag nakakita ko ng ano ng nagmumotor, yung mga maiingay, naka-vest, tapos yung mga ano nila sa mukha, parang ano tawag nito? Parang yung mga bumubungo ganyan. Feeling ko mga masasungit, feeling ko mayayabang, pero hindi. Oo. Forma lang 'yon, motor lang 'yon. Tambutyo lang na maingay 'yon. Bravado lang 'yon. Pero totoo niyan pag nagkahubaran na ng helmet, no? Para mga batang maliliit. Ay, oh, from all walks of life, merong mekaniko sa amin, merong
may-ari ng korporasyon, mayroong may-ari ng malaking negosyo, mayroong presidente ng kumpanya, may contractor. So from all walks of life, no? Mayroong call center agent, pantay-pantay kami. Ayun lang, nasa bahay na ako. At sana na-enjoy itong vlog na to. Vloglet. Sana na-enjoy itong vloglet na to. At sana panoorin niyo yung mga susunod ko ang mga vloglets, ha? So subscribe to my channel, paki-like, paki-share, paki-sabi sa mga friends niyo, paki-chismis na may vloglet ako. Oh. At bye-bye. Thanks for watching. Bye.